may dalawang pinakamasakit na bahagi sa buhay ko. Ang una ay walang saysay na pagkamatay ng mga magulang ko. Naganap ang lahat ng iyon nang masama ang kono sa digmaan ng malalaking bansa. Makakain na tayo matapos ang 4 araw. Tatlong araw pa lang. Hindi na malaya kung ilan. Kumain na tayo. Mahihilo na ako sa gutom. Natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Basta huwag ka lang maigay para hindi nila tayo mahilig. Ang sarap nito! Lagot! May kalaban! Tumakbo na kayo! Bilisan niyo! Nakala na rin mga civilian pa pala sa lugar na to. Ano to? Ano bang nangyari dito? Si Itay? Si Inay? Naging galit at putang sakit na yun. Na siyang namang nagpalakas sa kapangyarihan ko. Paalam na. Inay at Itay. Mahal ko kayo. Ito na ang huling piraso. Salamat. Kung hindi mo siguro ako ginising, baka namatay na ako. Pasensya na. Kahit nasubunod ka sa akin, wala akong may pakain sa'yo. Tao po, may pagkain po ba kayo dyan? Kasi po, ilang araw na din po ako hindi kumakain eh. Pasensya ka na, bata. Pasensya ka na. Sa iba ka nalang lumapit. Tumulong ka rin sa pag-aanap ng pagkain. Tumulong? Pero paano? Wala ka pa talagang isip? Mahirap ang buhay ngayon. Bukod doon, wala tayong magulang na mag-aalaga sa atin. Kinakailangan natin gawin ang lahat para mabuhay. Kahit pong magdako tayo. Naintindihan mo? Sige na naman po. Wala akong pagkain na may bibigay sa inyo. Umalis na kayo rito. Ganitong bagay. Siguro nga. Dagito. Sasakupin ko ang buong mundo. Ano? Sasakupin mo ang buong mundo?
Oh! Kapag akin na ang buong mundo, hindi ko na kinakailangan maghirap uli ng ganito. Hindi ba, Conan? Magawa mo rin kayong patigilin ng mga labanan. Ano ba yun? Ano ba yun? Nandiyan ako na. Gagawin ko talaga ang lahat para ako magaling sa mundo! Nung mga sandali, naging pangarap ko rin ang pangarap ni Yahi ko. Babaguhin kong bayang to na agad to! Mag-aaral tayo ng ninjutsu! Yung ninjutsu? Pero paano? Magpapaturo tayo sa mga ninja na Konoha, yung kalaban ni Anzo. Lumaban sila kay Anzo, pero buhay pa rin sila hanggang ngayon. Kaya sigurado pambihira ang lakas nila. Pero... Pinamumuhian ko si Anzo. Siya ang dahilan kaya naipit sa digmang ito ang bahay ng ami. At decidido na ako. Chibi, paalam na. Anong ginagawa niyo rito? Ituloy niyo na lang pang bahay utang namin yan. Sige po, alis na kami! Bakit kaya? Natuklasan namin hindi pala simpleng gawain ang paghahanap sa mga sari ng Konoha. Nakita niyo yun? Ang galing ko, di ba? Walang sino nung ninja ang nag-iiwan ang sarili niyang pakas. Kaya hindi talaga naging madali ang paghahanap sa mga sari ng Konoha. Naniwala kami kung saan matindi ang naging pinsala ng labana. Mas malaki ang pag-asa na doon namin matatagpuan ang mga sari. Mukha yatang huminto na ang mga pagsabog. Delikado dito. Pero ano man ang gawin ko, hindi ko magawang tanggapin na kahit sinong ninja mula sa Konoha. Ito, para sa inyo. Ano kaya ako? Tapusin ko na lang sila. Marami na akong nakita mga naulila na stigma. Tumigil ka na, Orochimaru. Mabuti pa maunan na kayong dalawa ni Tsunade. Magpapaiwan muna ako rito. Sasamahan ko sila sandali. Ha? Tayo na! Pero nakita ko na iba sa kanila si Master Jiraiya. Itay mo kami, Yahiko! Sige! Nauna ako!
Palaga! Ikanigating palaga! Nakapagtataka, paano siya nakapasok sa hideout natin? Ano ba ang iba sa akin? Yung totoo po, Master, wala naman pong pinagbago. Isang pag-alaga lang yun dyan ang umatake sa amin at halos patay na niya si Yaiko. Ginawa ko yun nang hindi ko namamalayan. Isang jujutsu na tinatawag niya Rinnegan. Dahil dun, galit ang dahilan kaya nawawala ako sa sarili. Naisip kong mali ang ginawa kong yun at inusig ako ng konsensya ko. Pero si Master Jiraiya ang umaahon sa akin sa mga ganong pagkakataon. Nung araw na yun, nung sinaktan ng lalaki ni si Raiko, nakaramdam ako ng matinding galit. Hanggang sa napansin ko na lang na napatay ko na pala yung lalaki ay nawala ako sa sarili ko dahil sa diet ko. Alam kong mali ang ginawa. Ipinagtanggol mo ang kaibigan mo. Pagdating doon, nasisiguro kung tama ang ginawa mo. At oras na ikaw naman ang makapanakit, natural din lang na makonsensya ka. Pero nung panahon yun, nalaman ko agad ang sagot. Maraming labanan ang nagaganap ngayon sa mundo. Nagkakari ang dami. Alit at buot. Iniisip ko kung paano ko masosolusyonan ang problema ngayon. Naramdaman ko mas lumalakas ako sa pisikal at kaisipan dahil sa pagsasanay. Pero, palaging bumabalik-balik sa isip ko yung mga salitang binitawan ni Master Jiraiya. Noong unang panahon, lagi nag-aaway ang mga tao. Walang katapusan ang mga digmaan. Naglakbay siya sa buong mundo para ipagpatuloy ang pagtuturo ng tungkol sa ninjutsu. Lumipas pa ang ilang panahon, ang ninjutsu ay tinawag na ninjutsu. Kilala ang monghe na yun bilang Riko Dosemi. Sinasabi rin nilang lahat na siya ang tagapagligtas ng mundo. At kagaya mo, nagtataglay din siya ng Rinnegan. Sa mga mata mong yan, ipinagkatiwala ang mga pangarap ng monghe yun. Bumuo kami ng isang pangkat at siya ikaw pinuno namin. Silang ayaw na maraming tao ang mga pagsisikap namin magdulot na papayaka na hindi gumagamit ng pwersa at lahas. Nalagasan na naman tayo ng isang miyembro sa 7th Ward. Nagato, kailangan mo muna magpahinga. Nararamdaman kong pagod ka na. Oo, pero... Magpahinga ka na muna. Ako nang bakala. Simula sa araw na to, siya na muna ang pagkukulang mo ng pansin. Pwede ba yan? Si Nagato kasi ang susi ng Akatsuki. Si Nagato. Siya ang magiging tuloy ng lahat patungo sa kapayapaan. At ang tanging magagawa ko lang ay maging poste para suportahan ang tuloy na doon. Dati naiinis ako sa lugar na to dahil sa patuloy nitong pagluha. Pero ngayon gusto ko nitong iligtas. Yun ang gusto mangyari ng puso ko. Bakit gusto ko mag-uwi na pa? Siya ang totoong kulay patungo sa kapayapaan. Naniniwala kami lahat sa kakayahan ni Yahiko. Tara na! Bilisan nyo! Sige! Tuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng malaking bansa. Ang Iwaga, Konoha at Suba. Nabalitaan ng pinuno ng amin na siyang saan tungkol sa kanya. Gagamitin namin ang kapangyarihan namin para magkaroon ng kasundo at kaisa sa palitan ng mga nag-aalitan. Pero yun ang pinagsimulan na lahat ng mga kasawian namin. Mga inisente, bata pa rin kami. Iniisip niya pala na aagawin namin sa kanyang kapangyarihan sa bayan ng amin. Pumunta kami sa isang lugar para lang sa isang bagay na kailangan asikasurin. Nakita namin napapaligyan na kami ng mga tauhan ni Hanzo at ang albo ng Konoha. Nakipagsabuatan pala si Hanzo sa isang taga-Konoha na si Danzo para iligtid kami. Gusto kong malaman yung isang malaking dilip sa dibdib ang pangkat ninyo. Yeah, ito! Ikaw ang pinuno ng grupo, kaya dapat ikaw mawala! Ikaw dyan! Yung kulay pala ang buhok! Gamitin mo yan para paslangin si Yari ko! Huwag niyo akong alalahanin! Tumakas na kayong dalawang malinti! Wag ka to. Patayin mo na ako. Nagato! Kailangan mabuhay kay Conan. Ikaw ang...
talagang ligtas ng mundo. Jericho! Nakatunayan, napakalaki ng pinapangarap ko. Hindi siya pinagal. Paano nangyari yun? Huwag ka kitilos, hindi ka lang kayo niyahe ko. Hindi na rin masama yun! Sa gawa mong takasan ang katunggo ka, detective ko! Samulin! Diyan naman sa'yo! Namatay si Yariko. At simula nun, ako na nagsilbing pinulo ng pangkat namin.